TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Teka, sandali, bitiwan mo ako! Huwag ka mag-iskandalo dito, ha? Sa bahay lang tayo makusap! Sandali! May sasabihin lang ako! Tumigil ka! Sa lahat ng mga naririto! Sandali lang po! Elena, ano ba? Gusto kong malaman nyo na ang malanding babaeng to ang kabit nitong asawa ko! Tayo na, sabi! Buhay na tayo! Sandali lang! Huwag mo ako kalandgarin! Hindi ba ako tapos? Talagang kakalandgarin kita! Nakakahiya ka! Halika nga dito! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Walang tamang rason para gumawa ng mali. Meron lang justification. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, wala raw tamang rason para gumawa ng mali. Meron lang justification. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling nyo na nga po, maaariba po mula po sa Love Radio Manila, ang DJ na may K, Miss K, Christine Dera. At mula naman syempre sa Yes FM Manila, ang DJ na may Tita Nya Chinita. At eto na ang TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Masarap pala. Mga 1,105. Uy, may nabasa ako sa Twitter. Tumigil sabi, parang hindi pa ako makamove on sa kahapon. Parang gusto ko pa ng masarap pala. Eto na ang TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Yes, finally. Kumusta ka, Mama Tanya? Thank God it's Friday. Yeah, ang bilis-bilis. Parang kailan lang yung kakamande, kakaumpisa lang ng season 2 ng TLC The Drama Special. Corrected by Tanya, ngayong weekend tayo eh mag-zumba. Ayoko mag-zumba. Bakit? Pang 35 up na yan eh. Ah, kaya pala Muay Thai yung ginagawa. Muay Thai ba yun? Yes, sa'yo? Yes. Buzyaw. Hiya! Paano ali? Hiya. Sige pa, more pa. Sakit sa lalamunan yung ginagawa mo. Oo, syempre, effort. Anyway, ito na nga yung sabi ni Papa Jack, Mama Tanya. Sabay-sabay tayo. Teka lang. Sabay-sabay tayong dalawa. Ang dami. Mali, wrong drama. Nag-chorus tayong dalawa, yan. Dali. Sabay-sabay tayo, sabi ni Papa Jack. Mag-trio tayo. Ba. Ewan ko sa'yo. 1, 2, 3. Ano naman nakain mo? Munggo, syempre, Friday. Munggo ano day. Munggo day. Yurik, si kuya. Sabi ni Papa Jack, walang tamang rason para gumawa ng mali, meron lang justification. Eh, ano hindi naintindihan ni kuya. Hindi niya nag-get. Ano daw Tagalog ng justification? Ang alam niya, DOJ lang. Sige na, Mama Tanya, ano ang ibig sabihin ng justification? Pagbibigay hustisya, pagmamalinis. Oh, hustisya! Pagpapaputi sa maitim. Ha? Ano? Paglilinis sa isang bagay, pagtatanggol sa isang bagay. Yung nanay ko nag-text si Ka Olive. Sabi niya, Hi, nagsizumba ka ba? Joke lang naman yun, Nay. Nagsisinungan, ano po yan? Makasabi lang yan. Itong katawan ko na yun, pagsasumbahin mo pa ako, Nay. Wala na pong matitira dyan. Ano na lang matitira sa akin, na Nay? Nadambahin po yan ang pusa. Ay, naku, Mama Olive. Anyway, ito na nga yung sabi ng ating kabisyo. Mula sa fanpage ni Bebe Christine Dera. Ay, grabe. Yung mga angels. O, diba, sabi dito ni Jimuel Valcalaris. Ang mali, mali. Okay, kaya 'wag nagagawa ng hindi maganda. Simple lang pero ang gumawa na lang ng maganda. Kala ko gumawa na lang siya ng sentence. Yun, nabiting ka ba? Baka ay, meron ka diyan. Ito sabi ni Romel Alonso, hindi magpapatalo ay, sa Yes. Kilala ko 'yan. Grabe, chika lang. Yes, sa Manila fanpage. Ganun talaga 'yung iba. Talagang gina-justify 'yung sarili niya, perfect siya, no?
Kasi para lang mapagtakpan yung kasalanan. Kaya nga, kung gusto may paraan, ganyan yung ginagawa ng mga naghahanap ng maling katwiran na libangan. Oh, yung... makapag-rhyming. Sabi naman dito ni A, sa fanpage ng Love Radio Manila, sabi ni A, MJ Bulfani, social ng apelyido, may lahi ka ba? Sabi ni MJ Bulfani, minsan, hindi talaga natin napapansin na sa ginagawa natin na akala po natin tama ay may nasasaktan tayo or may natatapakan. Dapat, be considerate. Huwag maging selfish. Isipin muna ng paulit-ulit bago gawin. Bago ka pala. Ay, grabe. Mag-isip din pag may time. Ay. Diba? Para wala, tama naman talaga mamatay niya para wala tayo masaktan. Wala tayo maapakan. Oh, maging considerate. Mag-isip. Considerate daw. Sabi ni Aris Gamboa. Ay, di pala ni Zen. Dulatre. Wala, binanggit mo na yung Aris eh. Grabe ka sa kanya. Kanina yung nabanggit ko eh. Swerte siya. Sa solo program mo. Okay. Sabi ni Zen Dulatre Eliana, Yes FM Manila fanpage. Pag nakagawa kasi ng pagkakamali, laging may excuses para lang mapagtakpan ang nagkamali nga. Pride ba? Oh, pride? Pinalala ba kasi? Ano, magkaroon tayo ng endorsement? Oo, total. Nababanggit na rin yung pride. Oo, diba? Sabi naman dito ni Estanislaukaz, lahat ng tao nagkakamali. Ang dapat lang matuto ka sa pagkakamali para hindi na maulit muli ang pagkakamali. Puro pagkakamali. Pero ito, tingnan natin mamatay niya kung meron bang relatable. Kung relatable ba siya, connectionals. Kung saan bang parte ng drama ito mababanggit. Yung mga sinabi nila, di ba, kung ito pa eh, merong... kung paano ito makakonect sa ating drama. Eh, sinainulit mo lang. Babaguhin ko nga saan yung sentence mo eh. Ano ba yan? Pero sa mga gusto pa rin makisali, ma-involve sa ating kwentuhan this very, very afti, don't forget, tumumbling kayo, mag-split, kandiret, mag-duck, churva. Sa website... Ang gagawin, nahihirapan na sila. Huwag ka na magulo. Sa Love Radio fanpage, hanapin mo lamang Love Radio Manila. Wrong spelling, wrong. O kaya naman sa fanpage ng... Nang? Yes FM Manila. Oo nga, sabi ni Shaiti sa yung Tagalog ng justification ay pangangatwiran. Oo nga, yun nga yun. Kasi ano eh, yung ano... Pagbibigay katarungan natin. Layman's term yung mga term natin kasi. Eh, tama. Layman's term. O kaya sa Yes FM Manila, mag-comment kayo. O yung may blue na check, o kaya naman Tanya Chinita. O kaya Christine Dera. O kaya, para kung ikaw ay naka-Twitter, gusto mo unlimited comments, pwede ka naman mag-post sa Twitter. Basta huwag mo kalilimutan para iyong aming mabasa. Hashtag mo, TLCT. TDS Interactive. Ayan na, wrong spelling, wrong. Dapat letter V po, hindi letter B. Ano yan? Meron bang ganun Love Radio? Hindi. Ano, hindi. Yung interactive, naging interactive. Oh, siya, ito na nga, yung mga magbibida ngayong araw na ito. Uy, maganda yung drama ngayon. Ay, so lovely. Araw-araw naman eh. Ay, lagi naman eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito na nga. Lalo na kapag tayo ang nagbida. Ay, pak. Ano ba yung naiiyak ako sa sinabi mo? Kasi nga, masarap. Oy, si Elena ngayon ay gaganapan po ni Rakitera ng Love Radio Manila. Si Jobert, bibitahan po yun ni Diego Bandido ng Love Radio Manila. Sofia Maria Morena, Yes FM Manila. At si Norman, Chris Chopper po ng Love Radio Manila. Trixie Shai Tisay, Love Radio Manila. Uy, nandito pala si Trixie, si Shai. Sabi niya kasi nag-tweet siya, siya daw yung gaganap na puno. At gaganap bilang Pudrakels, si Totoy Bato ang pambansang kigol ng Yes FM Manila. I-push na po natin ang kwento ni Elena ngayong araw ng Friday dito sa Pop. Ay, hindi pala. Dito po sa TLC The Germans. Ano, Burr? Anong meron sa'yo ngayon, Tanya? Mungo. Dito sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Sarap kasi. Ano ba naman kasi yan? Oy, hashtag nyo ah. TLC TDS Interactive. Handa na. The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Good mo ako, Sofia. Halos ubusin mo yung lakas ko, ha? Kunwari ka pa. Nag-enjoy ka naman ng gusto, di ba? Oo nga eh. Ibang klase ka kasi. Ang galing mo sa kama. Kung meron kang competition sa lovemaking, limado ka na. Dahil pang championship ang performance mo.
At nagsalita ang hindi champion. Kung meron nga lang titulong hari ng kama, ikaw na yun. Bango mo. Oh, ayan, nag-text na ang asawa mo. Lagot ka. Hindi si Elena ang nag-text. Si Trixie, yung number 3. Ang lupit mo talaga, Jobert. Hindi ka pa ba makontento sa amin ni Elena? Alam mo, Sofia, ang babae parang putahe yan. Kahit gaano pa kasarap. Kung laging yun, nakakasawa rin. Kaya dapat iba't ibang putahe. Kung adobo ang asawa ko, paksiyo naman itong si Trixie. Well, how about me? Ano ako? Siyempre, ikaw ang pinakamasarap. Kaya ikaw ang paborito kong putahe. Ikaw ang sinigang masabaw. Ano ba? Ano ba? Ang asim ng kilikili. Lasang sinigang. Bakit ngayon ka lang? Saan kayo naglampungan ng lalaki mo? San pa? Eh di sa motel. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, i-video ko na ang ginagawa namin. Papanoorin mo na lang para hindi ka na nagtatanong. Sumusobra ka na, Sofia. Hindi ko na kaya to. Bakit, Norman? Natatakot ka na ba? Natatakot ka sa anino ng multong ginawa mo? Don't you worry, my dear husband. Hindi ako mabubuntis. Iyon ang pinagkaiba natin dahil walang inosenteng nilalang ang madadamay sa kalandian ko. Samantalang ikaw, hindi ka na kontento sa ginawa mong kataksilan dahil inanakan mo yung babae mo. Kasalanan ko ba kung naging baog ako? Kaya sa iba mo hinanap ang hindi ko maibigay sa'yo? Oo, aaminin ko. Nagkamali ako at pinagsisisihan ko na yon. Alam mo naman palang nagkamali ka! Kaya magdusa ka! Nagluko ka noon! Kaya ako naman ngayon! Panapanahon lang yan, Norman! Pero hanggang kailan, Sofia? Hanggang kailan mo ako susumbatan at parurusaan sa nagawa kong kasalanan? Habang buhay, Norman! Dahil habang buhay ko ring dadalhin ang ginawa mong kataksilan! I was wrong when I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge would make it better? I don't care about the past, I just want our love to last. There's a way to bring us back together. Nang nakakita sa'yo, kasama mo ang kabit mo, kaya umamin ka na! At ano namang nakita nila, ha? Ano? Nakita ba nila nagkapatong kami sa kama? Alam mo, Jobert, alam mo sa sarili mo ang ginagawa mong pagtataksil! Hoy, Elena! Mukhang pagbibintangan ng ganyan! Dahil wala akong alam sa pinagsasabi mo! Hanggang kailan, Jobert? Hanggang kailan mo ako sasaktan at gagawing tanga? Ano bang problema mo? Ginugutom ko ba kayo ng anak natin? Hindi naman ah! Hindi ko tinatalikuran ang aking mga obligasyon! Sa'yo naman ako umuwi ah! Ano pa bang gusto mo, ha? Gusto ko... akin ka lang! Ayokong may kahati ako sa pagmamahal mo! Ilang beses mo na akong sinaktan ng dahil sa pambababae mo! Wala kang kahati sa pagmamahal ko? Oo! Marami nga akong naging babae! Pero kahit isa sa kanila, wala akong minahal. Dahil ikaw lang, Elena. Ikaw lang ang mahal ko. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan. Hindi ka mambababae. Eh, unawain mo na lang kasi ako. Para walang problema. Alam mo na magbahagi na yun ang sistema ng buhay naming mga lalaki. Ah, ganun.
Ano kaya kung ako ang manlalaki? Ha? Ano kayang mararamdaman mo? Ha? Mauunawaan mo kaya ako? Yan ang huwag na huwag mong gagawin dahil mapapatay kita! Ay, ang galing mo rin naman. Kapag ikaw ang nagloko, okay lang. Pero kapag ako na ang gumawa ng kasalanang paulit-ulit mong ginagawa, para na akong kriminal sa paningin mo. It's unfair, Jobert. It's unfair! Milena, huwag na huwag mo akong lalagyan ng ipot sa ulo, ha? Dahil sa oras na gawin mo yun, papatayin kita! Tandaan mo! Papatayin kita! Ibang klase talaga si Sofia. Nagawa pa niyang i-post dito sa Facebook ang picture ng lalaki niya. At nakatagpa ang pangalan ng lalaki. Jobert Zaragoza. Tingnan ko nga ang profile ng unggoy na to. Taga-Caloocan lang pala siya. Magkalapit lang kami. Dahil Quezon City lang ako. Alam ko nang gagawin ko. May kaibigan akong NBI agent, kaya ipapatrace ko sa kaibigan ko ang address ng hudas na to. Aba, naka-online din pala si Sofia. At nag-message siya. Babasahin ko nga. Alam kong tinitingnan mo ang profile ko. Anong masasabi mo sa jowa ko? Gwapo ba? Letching babae talaga ito. At ininsulto pa ako. Enough is enough, Sofia. Papatulan ko na kayong dalawa ng lalaki mo. Kung gusto niyo ng ganitong laro, sige, game ako. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang galing niyo. Ngayong tapos na tayong manood ng sine. Kain muna tayo. Gugutom na ako eh. Okay yan. Tara. Gutom na rin ako. At syempre, pagkatapos natin kumain, ikaw naman ang kakainin ko. Gagawin kitang panghimagas. Akala ko ba sinigang ako? Pwede mo ba yung gawing panghimagas? Eh, sa pagkakataong ito, hindi ka na sinigang. Kundi, ice cream. Isang malamig na ice cream na masarap dilaan. Ikaw talaga. Jobert! Elena! Oh, what a small world. Akalain mo, dito pa pala tayo magkikita, Elena. Nice meeting you. Siya nga pala, my name is Sofia. Ang kapal naman ng mukha mo, Sofia. Pagkatapos mong landiin ang asawa ko, gusto mo pang makipagkamay sa akin? Hindi naman siguro magandang tingnan kung mag-aaway tayo at magsasabunutan. May iskandalo na tayo. Tapos, masisira pa ang mga beauty natin. Kaya let's be friends na lang, ha? Okay? Ako? Makikipagkaibigan sa kabet ng asawa ko? Tama na yan, Elena. Anong palagay mo sa akin, sira ang ulo ko, ha? Tama na, Elena. Umuwi na kayo! Teka, sandali! Bitsiwan mo ako! Huwag ka mag-skandalo dito! Sa bahay na lang tayo mag-usap! Sandali! May sasabihin lang ako! Elena! Sa lahat ng mga naririto, sandali lang po! Elena, ano ba? Gusto kong malaman nyo na ang malanding babaeng to ang Elena, kabit ng asawa ko! Tayo na, sabi mo! Huwag lang tayo! Sandali lang! Huwag mo akong kalat ka rin! Hindi pa ako tapos! Talagang kakalat ka rin kita! Nakahiya ka rin ka na dito! Kanina pa ako nagdo-doorbell, pero walang lumalabas. Wala sigurong tao. Di bale, babalik na lang ako sa ibang araw. Nakakahiya ka, Elena! Hindi mo ba alam kung gaano kalaking ginawa mo iskandalo? Hindi ako, kundi kayo! Kayong dalawa ni Sofia ang dapat mahiya!
Dahil kahiyahiya ang ginawa niyo, mga immoral kayo! Isara mo yung bibig mo, ha? Ayoko na makipagtalo sa'yo dahil paulit-ulit ka na lang! Ang sabihin mo, wala ka nang makagilap na katwiran at palusot dahil bistado ko na ang katarantaduhan mo! Huwag mo akong sasagarin, Jobert! Pasensyahan na lang tayo! Sabi ko naman sa'yo noon pa, makipaghiwalay ka na sa kanya. Dahil puro sakit lang ng ulo ang ibibigay niya sa'yo. Itay, hindi naman po ganun kadali yun eh. Madadamay lang yung mga anak namin. Bakit natatakot kang magutom? Kung gusto mo, doon na lang kayo ng apo ko sa bahay. Kaya ko kayong buhayin. Salamat na lang po. Pero hindi po paghihiwalay ang solusyon sa problema namin ni Jobert. At ano? Ang magpakamartir-martir at maging tanga? Bahala na po, Itay. Basta, wag lang niyang uubusin ang pasensya ko. Dahil kapag napikon ako, mapipikon din siya sa gagawin ko. Saan tayo pupunta? Saan pa? Eh di sa langit. Ayun ang taxi. Taxi! Jobert? Itay? Tatay mo? Manugang ko ang hudas na yan! Manugang? May asawa ka na, Jobert? Hayop ka! Niloko mo ako! Salamat ko na naway! Ako ang dito sa Roman Taxi! Sige! Bumaba na kayo! I was wrong when I hurt you. But did you have to hurt me too? Did you think revenge would make it better? Napakahayop talaga ng hudas na yun! Siguro naman makikipaghiwalay ka na sa kanya. Hindi, Itay. Babawi muna ako bago ako makipaghiwalay sa kanya! Anong ibig mong sabihin? Basta, babawi ako! At matitikman niya ang pait na ipinatikim niya sa akin! I must forgive you, and you must forgive me too. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past up anymore. Narito na uli ako sa bahay ni Jobert. Sana meron ng tao. Sino pong kailangan nila? Magandang hapon. Dito ba nakatira si Jobert Zaragoza? Dito nga. Asawa ko siya. Anong kailangan mo sa kanya? Wow. Ang ganda niya. Ayos to ah. Anong sabi mo? Ako nga pala si Norman. Asawa ni Sofia. Na kabit ng mister mo. Ikaw ang asawa ng malanding yon. Alam mo na rin pala kung ganun. Mas maganda siguro kung papapasukin mo ako at sa loob tayo mag-uusap. Napakamalas mo naman. Nung isang araw lang nahuli tayo ng misis mo. Pagkatapos, bienan mo naman ang nakahuli sa'yo kasama yung number 3 mo. Lumigil ka na nga dyan. Huwag mo na akong pagtawanan. Lalo akong nababadrip eh. Anong magagawa ako? Nakakatawa naman talagang nangyari sa'yo. Sino naman kaya nag-text sa'yo? Yung original mo o baka yung number 3 mo? Nag-text si Elena? Kasama niya raw yung asawa mong si Norman? Ha? Ano?
Paano naman sila nagkakilala? Ewan ko. Oh, ayan. Sa'yo naman may nag-text. Si Norman ang nag-text. Leche! Totoo nga magkasama sila ni Elena. Anak ng tete, hindi ko gusto ito. Teka, tatawagan ko si Elena. Oh, hello Jobert! Kumusta? Magkasama ba kayo ng asawa ko? Hayop ka? Bakit ikaw sumagot ng phone? Nasaan si Elena? Elena? Sweetheart? Nasaan si Elena? Kakausapin ka daw ng mister mo. Hello, lover boy. Kumusta ka na? Hayop ka, Elena? Bakit kayo magkasama ni Norman? Ano ginagawa niyo? Kung ano ang ginagawa niyo ni Sophia, kaya rin naman namin gawin ni Norman yun eh. Kaya mag-enjoy kayo ni Sophia at mag-e-enjoy din kami. Walang hiya ka, Elena! Papatayin kita! Papatayin kita! Bakit ka ba nagagalit? At anong gusto mo, ha? Matuwa ako? Hayop ka! Ginagago mo ako! Kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, wala pa yan sa kalahati ng ginawa mo sa akin. Halos mamatay ako sa sakit dahil paulit-ulit mo akong pinagtataksilan. Ibabalik ko sa'yo ang lahat ng pasakit at sama ng loob na ibinigay mo sa akin! Hello? 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 Leche, naputol ang linya? The number you dial is now. Leche talaga. Naka-off na ang cellphone niya! Oh, anong sabi ni Elena? Magkasama sila ng asawa mo, Sophia. At ginagantihan nila tayo. Ngayon, anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa, Jobert. Magkasama sila ngayon. At magagawa nila lahat ng gusto nilang gawin. Hindi. Hindi ko ito matatanggap. I was wrong when I hurt you. Kahit naman ako eh. Nasasaktan din ako ngayon. Oh, galit na galit ako kay Norman. Pero yun ay dahil nagre-rebelde ang aking kalooban. Mahal ko si Norman. At yun ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. Hindi tayo dapat magsawalang kibo. Kailangan mapigilan natin ang masama nilang binabalak. There's a way to bring us back together. I must forgive you. I must forgive you. You must forgive you. You must forgive you. If we wanna try to put things back the way they used to be, cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Wala pa rin si Elena. Mukhang sumama na yata ng tuluyan sa udas na yun. Hayop ka, Norman. Huwag na huwag ka lang magpapakita sa akin. Dahil papatayin kita. Papatayin kita! I must forgive you. Ako nagtula kay Elena para gawin niya yun. Ay, gago ako! Gago! 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 Elena? Oh, ano nangyari rito? Bakit nakakalat ang mga basag na bubog? Nagwawala ka ba, Jobert? Napakasakit, Elena. Napakasakit ang inawa mo. Mabuti naman at marunong ka rin palang masaktan. At least, alam mo na ngayon kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Kaya gumanti ka sa akin? At ngayon nakaganti ka na? Masaya ka na ba? Ah! Masaya ka na! Nagkakamali ka! Dahil hindi ako kasing kasama mo! Walang nangyari sa amin ni Norman, Jobert!
Elena. Oo. Tinangka nga namin gumanti ni Norman. Pero hindi pala namin kaya. Dahil kung gaganti kami, para na rin namin binigyan ng hustisya ang ginagawa niyong pagtataksil. Talaga, walang nangyari sa inyo ni Norman. Sa ngayon, wala pa. Pero kung hindi ka magpapakatino, hindi na ako magdadalawang isip na ituloy ang paghihiganti ko. Patawarin mo ko, Elena. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako. Pagbabago na ako. Hindi na ako mambababa. I must forgive you. You must forgive you. You just got to try. If we wanna try to put things back the way they used to be. Let's start. Cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. I was wrong when I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge would make it better? Ayoko na, Norman. Pagod na ako sa pagre-rebuild ko. Salamat naman kung ganun. At sana'y mapatawad mo ako ng lubusan. Oo, Norman. Inapatawad na kita. At sana'y mapatawad mo rin ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Kalimutan na natin ang nangyari, Sophia. Hindi pa naman huli ang lahat. Muli nating itatayo ang ating mga gumuhong pangarap. Pwede naman tayong magampun. Para sa ganun, mapunan ang ating kakulangan. At magiging kumpleto na ang pinapangarap nating masayang pamilya. Tama ka, Norman. Dahil walang tamang rason para gumawa ng mali. Meron lang justification. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. Walang tamang rason para gumawa ng mali. Meron lang justification. Ang sabi ni Papa Jack, wala raw tamang rason para gumawa ng mali. Meron lang justification. I must forgive you. You must forgive you. You just got to try. If we wanna try to put things back the way they used to be. Let's start. Cause there's no sense in going over and over the same things as before. Let's not bring the past up anymore. Walang tamang rason para gumawa ng mali! Meron lang justification! Ang sabi ni Papa Jack, wala raw tamang rason para gumawa ng mali. Meron lang justification. I must forgive you. Forgive me too. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past up anymore. TLC, the drama special. Interactive. Interactive. Involve ka dito. Sabi ni Papa Jack, walang tamang rason para gumawa ng mali. Meron lang justification. O bibigyan ni Christine Dera ng mas malinaw na paliwanag. Ang mali ay hindi maitatama ng isa pang mali.
Nagkakaroon ka lang ng dahilan para gumante ng isa pang pagkakamali. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Gets mo? O bisayaon na ako para klarong. Bebe ko, sa istorya na to karon, dalawang mukha po ng problemang pag-ibig ang ating narinig. Istorya ng gumanti at istorya ng manloloko. Istorya ng gumanti, baog si babae, ng babae si lalaki, gumanti si babae, nagsisi si lalaki. Istorya ng manloloko, mabait si babae, pero loko-loko si lalaki, nagtangka si babae, pero nabulabog si lalaki, ayon na puwersang pumirme. Madalas ho talaga, no, kabisyo kapwa, na bago tayo magising sa maling ginagawa natin, para bang kailangan, lagi na lang may mangyari munang worst para tayo magising. Alam mo yon, parang kailangan may super duper mega force na aalog sa atin para ikaw ay magising sa bangungot ng kamalian. Bakit ho kailangan pa ganun yung eksena? Hindi na lang magkusa na wag gumawa ng mali at doon na lang lagi sa tama, di ba? Alam nyo ho kung ano ang nag-uudyok sa tao para gumawa ng mali? Iyon ay yung hindi makontrol na galit. At sino ba ang nagmamaneho ng galit? Ang mga demonyo. So ibig sabihin, kung hinayaan mong mamayani ang galit sa puso mo, hinahayaan mo na rin na maging alipin ka ng demonyo. So ang nais kong sabihin, kabisyo kapwa, bebe ko, nagawin niyo pong center ng inyong relasyon ang Diyos. And 101% sure ako na you will never go wrong sa relasyon o pamilya na binubuo nyo. At sanayin nating magkaroon ng pusong mapagpatawad para sa relasyong hindi matitipag. Hindi ho nakamamatay ang magpatawad, promise, at hindi rin nakamamatay ang pagpapakatino, promise. Alam nyo ha, kapwa kabisyo, isang senyales talaga na ang tao ay bitter o nasasaktan kapag siya ho ay gumagawa ng mga bagay na stupido. Alam natin ho na kapag ang tao ay may nararamdaman sakit sa kanyang damdamin, kapag yan ay nananadyang manakit. Nananadya. Kasi nga po, hurt people hurt. Bilang tao, ang una po talagang reaksyon natin kapag tayo ay naaargabyado ay syempre, mang-argabyado din. At napaka-konti lang ho ng mga taong kapag sila ay nasaktan, nananahimik, gumagawa ng tama. Kasi ang rule nating mga nilalang, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang lagay ba nga naman, nalamangan ka na, ipapalamang ka pa? Syempre hindi. Tayong tao po, lagi nating katuwiran, matira matibay. At yun nga ho ang nakita natin sa kwento ni Elena dahil siya ay sobrang nasasaktan na. Abay, mananakit na rin ako! Pero kapwa, opo, tama po, effective yan. Nakita naman natin, napatunayan natin. Pero, damaging po yan, lagi natin tatandaan. At kahit kailan ang paggante, maling solusyon yan dahil ang damage niyan pang habang buhay. At ang taong wise, ang taong matalino, siya ay naniniwala sa justice ng panahon at sa justice ni Lord. Amen! Amen! Oras na para sa ating TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Ang dami-daming gustong ma-involve, mama Tanya. Super dami. As in, sobra-sobra. Ay, di umpisa na yan. Ay, di umpisa na natin para makarami rin tayo. Sabi dito ni, sa Twitter ako huhugot, mama Tanya. Nag-hashtag siya TLC TDS Interactive. Sabi ni Simply Maldita, bad trip naman yung mga ganyang relasyon. Maghiwalay na kayo, impyerno ang ganyang klaseng relasyon. Di naman, wag na mahiwalay agad. Sabi nga mamatanya ni Elena kanina, hindi paghihiwalay ang solusyon sa kanilang problema. Oh, problema ang dapat tapusin, hindi ang relasyon. Oh, meron ka dyan? Oh. May internet ka na ba dyan? Oh, meron. Ako'y kinakabahan eh. Baka biglang mawala-wala rin ako sa Eric. Congratulations! Sabi ni Nico Labutap Torres sa Tania Chinita Facebook fanpage, okay. Mali ang gumante kung ano man ang ginawa ng karelasyon mo sa'yo. Oh, simple lang pero tama. Correct. Diba? Mali naman talaga ang gumanti. Sa tama nga, alam mo, pinaka-root ng parang quote natin ngayon, parang aside dun sa sinabi ni Papa Jack, yung an eye for an eye, yung mata sa mata, mm-mm, parang okay, kailangan gumanti talaga. Totoo rin yung sinabi mo kanina, mamatanya, na tayo mga Pinoy, minsan ayaw natin magpatalo. Actually, kapag siya ganito, ganyan, dapat ako din. Parang, hello. Lahat naman yan eh, bilang tao, yan po ang nagpaka-
nagpatunay na tayo ay talaga ay tao. Corrected. Sige na nga. Ay, sabi ni Melds sa Twitter at Melds sa Chico7. Okay. Nakakainis kasi. Affected talaga ako. Sinugi ng mga manluloko. Ganyan-ganyan po pagkakasabi. In fairness, ha, nabasa mo yung gusto niya sabihin. Ha? Diba? Kaya nga nasa pag-deliver talaga. Oh. Sabi naman dito ni... Huwag naman sunugin. Iba unlang. Torture muna. Sabi naman dito ni Geruz Dominguez Almaden. Mula to sa taga-Kainta Rizal to eh. Tingin ako yung profile niya para ma-hunting. Sabi ni Geruz Dominguez Almaden, grabe naman ite. Wala kang mangyayari sa relasyon. Pag puro gantihan, kaloka naman. Give and take lamang yan. Nasa tamang pag-uusap lamang yan. O, mag-usap kayo. Hindi yung parang nag-usap nga kayo pero hindi. At the back of your mind, gaganti ako. Hindi ako magpapatalo. Siya lang. It's so unfair. O, diba? Sige na nga. Ito pa mamatay niya. May nagsabi dito. Sabi, kasi parang yung sa eksena na... Now, yung nag-scandal si Elena sa mall, yung pinahiya niya si Sofia, may nag-comment kasi na parang, grabe naman si ate makapagwala, hindi na nahiya. May nag-react, sabi ni Geraldine sa Twitter, it's a bogs yung kaniyang Twitter account. Sabi niya, wow, nakakahiya yung pagwawala ni Elena, pero yung pambababae ni Jobert, hindi. Diba? O, tama naman. O, diba? Parang, hindi naman magwawala si Elena kung walang ginagawang masama itong si Jobert. Sa akin kasi... Alam mo, gender issues to. Parang kapag ka lalaki, okay lang magloko. Kapag ka babae, ang pangit-pangit. Tumigil nga kayo. Dapat kapag ka nagloko ang babae, pero, ang lalaki, pero magandang pag... Kasi nagka-iskandaluhan na nga. Okay. Dapat dyan, lumigal ka ng iskandalo. Doon, hilahin mo sa barangay. Truth! Kasi, oo. Kasi in legal way. Yung ano mo, yung pag-iskandalo mo, may pupuntahan. Eh, sa mall wala. Papakailan ka ba ng gwardya? At mabibideo pa, makakalat pa sa YouTube. Diba? O, tapos, napanood mo ba yung kabit na nahubaran? At least, nag-trending siya sa YouTube. Oo, diba? Buti pa siya. Buti pa siya nag-trending. Diba? Buti pa siya mag-trending sa YouTube. Pero, dahil sa kanyang pag-iskandalo at pang-aaway, dun sa kabit. O. At least, nag-trending. Nainggit. Sige na nga. Magwala na rin tayo mamataan niya. Sabi ni Joanne de Guzman sa Twitter, nag-hashtag siya, TLCTDS Interactive. Mm. Karma na ni Jobert yan. Napakababaero kasi. Panindigan mo yung ginawa mo. Oh. Manindigan ka. Wala lang. Parang, ayan, tingnan mo na, alarma siya, di ba? Pero parang galit na galit pa rin siya. Siya na nga gumawa ng kasalanan. Siya pa yung galit. Siya pa yung naglasing, ha? It's unfair. Wala kami karapatan magwala. Sabi naman dito sa Love Radio fanpage, again, pwede pa po kayo mag-comment. Hashtag yun lamang yes, po, TLCTDS Interactive. Mm. Sa fanpage po ng Love Radio, sabi ni Jerry Mill Aukenia, ayan, isa siyang criminology student. Isa siyang criminal? Sabi. Isa siyang criminal. Tapusin kasi yung sentence. Criminal. Criminology student. Talaman ko sa uniform. At sa tapas ng buhok, ng gupit ng buhok niya. Bakit kaya ganun yung buhok ng mga criminology student, no? Siyempre, kailangan uno. Hindi naman sila magluluto, eh. Okay lang naman na may buhok. Sasabit sa ulo nung katabi kasi di ba lagi sila nagdi-drill. Tutusok sa bigot. Sige man. O, sabi niya dito, sabi ni Jerry Mill, pa-justify pa, eh mali na nga yung ginagawa. Palusot ang tawag dyan. Kasi kung totoong mahal mo ang isang tao, hindi ka gagawa ng kahit anong makakasira sa relasyon nyo at makakasakit sa babaeng mahal mo. Hindi dahilan ng pagka-busy at hindi ka na naasikaso ng partner mo para humanap ka ng iba na kakalinga sa'yo. Ano ka? Kabute? Ano, ne? Ang natutuwa rin ako kay Jobert dito kasi kahit alam niyang parang nangaliwa na parang yung si ano, nangaliwa na yung si Elena, eh handa niya pa rin tanggapin. Buti. Nakakatuwa, diba? Kahit, yun. Eh, pero, sabi ni ano? Eh, joke time lang naman yung kay Elena. Joke. Sabi ni Rico Panero ng Yes FM Manila. Sabi niya, sa huli ang pagsisisi, kaya magsisi muna sa umpisa para hindi huli ang lahat. Ang weird. Ang weird talaga ni Rico Panero ng Yes FM Manila. Nakakalungkot. Sabi naman dito ni Eya Balcac sa fanpage pa rin ng Love Radio Manila, Eya Balcac Tadiyam, baluktot ang mga katwira nila, o diba? Baluktot pala kayo, eh. Again, ha?
Oh, hindi po talaga may itatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. Opo, nasaktan ka po. Opo, ang sakit-sakit deep inside, parang hindi mo na carry. Pero alam mo, gantihan mo siya ng kabutihan. Matatauhan din yan. Subuan mo ng tinapay sa buo, hindi makakahinga. Oo, subuan mo ng tinapay, ilagay mo sa bote muna ha, bago mo isubo. Ang sakit nun. At least you are concerned for Ren, whatever. Isang siyang abusog. Corrected by. Meron ka pa? Walay na. Ang dami, no? Ang dami-dami. Sabi niya dito, walang justification for any wrongdoing whatsoever. Paliwanag, palusot o alibi, meron. Sabi ni Chimpata sa Twitter. Mm. At last na lang ito, maganda to, no? Last na lang ito mamataan niya. Sabi ni Erica Palomer, or sa Twitter, this is, ano to? This is Merica. Don't permanently damage someone's feelings just because you're temporarily upset. Oh! Ay! O, diba? Nakita niya yung sa Google. Quote yan eh. Kinapipaste ganon? Oo. Oy, sabi ni Miss RR last na. Ah, sige, go. Sa Twitter. Mm. Ipagdasal na lang yung mga ganyang tao. Ay, yun po ang conclusion. Tapos na. Tama! O, oh, diba? Na-end. Natawang ako dito. May hashtag na silang iba eh. Ano? Clash off? Galawang Higad. Oo, Clash of Galawang Higads. I love it. I love it ang bunggambungga. Kung may Clash of Clans, ito, Clash of Galawang Higads. Ano ba yan? Kabit-kabit na. Kabit pa more. Ooh, come on. Kabit sa'yo. Pa more. Pero ganana, kasi nakita natin sa story na parang si lalaki, gina-justify niya na ako lalaki, ako okay lang ako magloko. Pero ikaw babae ka, hindi ka okay magloko. Parang hindi po ganun. Kahit sino po, tao, hayop. Oo nga. Kahit sino. Halaman, araw, wala. Oo, buwan, ulap, dahon, puno. Lahat po tayo, wala po tayong karapatang manakit ng ating kapwa. Mm-mm. Kung talagang mahal mo ang iyong asawa, ang iyong partner, hindi mo siya makikiming saktan. Mm-hmm. Okay. Huwag mo na i-justify. Niloko niya ako eh. Kapwa kabisyo, huwag na po tayong dumagdag sa mga mag-asawang nagagantihan. Corrected tapos by. Nasira ang pamilya, mm-hmm. Diba? Nasira ang mga nanay. Gawin niyo po ang effort para tumino si Mister. Pero correct. Hindi yung mga bagay na madalian at stupid. Dapat matalino moves pa rin. Correct. Sa legal. Yung nasa tama ka pa rin para panalo ka pa rin sa huli. Ngayon, mm-hmm. kung nagawa mo na lahat, Mama Christy, lahat ng efforts, correct. Ngayon, siya na bahala sa sarili niya. Malaki na siya eh. Oh. Tanda-tanda niya yun. Naka-anak na nga siya. So yun na. Kung ayaw maloko, kung wag mo gawin sa iyong kapwa yung ayaw mong gawin sa iyo, ganun lang din yun, di ba? Maging na, kumbaga, do not do unto others what others do. Kanina ka pa ha. Ang hirap. So yun lang yung drama natin for today. Ang bongga, ang galing-galing. Ay. O diba po? Uy, patuloy pa rin po kayo mag-comment. Mamaya naman babasa naman ako sa Facebook fanpage ko sa Christine Dera. That's facebook.com/Christine101 KRISTINE101. Sa programa ko po dito sa Love Radio, babasahin ko yan 3-4 PM. Si Tanya Chinita naman po, patuloy rin kayong mag-comment sa aking fanpage, Tanya Chinita. At mm-hmm. babasahin ko po yan 3 PM. Corrected by. Ayan na, tutok lang ng bunggang-bungga. Tapos hashtag po natin, TLCTDS Interactive. Grabe! Oy. Nakakatuwa yung kwento natin ngayon kasi talaga nga namang nakita natin yung different picture ng buhay maloloko. Diba? Na meron ding katapusan. Correct. Diba? Salamat po sa ating mga nagsiganap ngayong araw nito, si Elena Rakitera, Love Radio Manila. Gumanap bilang Jobert, si Diego Bandido po ng Love Radio Manila. Sofia Maria Morena, YesFM Manila. Mama, tika lang, Norman? Tama Norma, ba? Norma. Nawawala yung internet ko eh. Si Chris Chopper po ng Love Radio Manila. Trixie Shaiti sa Love Radio Manila. At si Father, eto kabuti lang din yung role nito eh. Biglang lumitaw lang. Si Totoy Bato po ng YesFM Manila. Eto po ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sound engineer, Jason Sagun, musical scorer, Dami Frias, directed by Salvador Royales. Galeng, galeng. Woo! Galeng! Woo! Woo! At nakakatuwa ko, ano nangyari sa'yo? Nakakatuwa kasi meron, nagbalikan sila kahit papaano. At sana hindi na magloko si Jobert. Last mo na yan, Jobert, ha? Oh, last mo na yan, huwag na Makati, ha? Yung mga Makati, bigyan ng ano? Bigyan ng pang antihistamine. Ano? Katiin ko. Steel wool. Steel wool! Aray! Ang sakit nun. Pero sabi nga, tayo po, deserve po natin ang second chance. Mm. Kapag ka nagloko pa sa pangalawang pagkakataon, diyan ka na mag-decide. Chika lang. Kaya basta mag-exert muna ng effort para mag-give up. Ha? Corrected by. At wag pong gumanti.
Okay. O siya, sige na. Hay nako. Sa mga hindi pa nakapakinig. Ay, ano ba yan? O, sa mga hindi nakapakinig, saan sila makikinig? Pwede kayo makinig ng mga replays ng mga drama natin, yung mga previous dramas. Sa website po ng Love Radio, that's www.loveradio.com.ph. Pwede rin po sa amin, yesfm.com.ph. Tapos pwede kayo magpahula dun kay Chico Loco. Ay, may hula-hula dun. Oo, hula, tinatry ko araw-araw. O, sa mga gusto maging girl of the month, yung mga may pangarap sa buhay, na mag-mood deal, pwede rin kayo mag-submit, punta lang kayo sa website namin. Pwede ka maging girl of the month. At eto pa, mamatanya, sa website namin, pwede kayo mag-submit ng sarili yung OPM. O, kung ikaw ay... Kung sa amin din kaya. Ay, meron din kayo. O, siyempre. Sa amin kayo mag-submit. Hindi, totoo ha. Meron po kami doon na button. I-click nyo lamang po. Pwede po kayo mag-submit ng original Pinoy music nyo po. Yung sarili nyong OPM. Ay. Sa amin po makikita nyo yung cover song ni Tanya Ginita. Oh. Ay, hindi kaya yung kanta ko. Yung huwag mong bitawan. Ay. O, siya, sige na, marami salamat. First week is bonggam-bongga at marami salamat sa isang linggong pakikitambay nyo sa amin. Ay, naku, wala akong makita. A long and lasting love. Gusto mo ni Crystal Gale? Ano ba yan? You made me live again, Janet Vasco. I know. Siyempre, pang-gurangers. O, mamili kayo kung ano gusto nyong kanta. O, hanggang alas 3 pa ho ako sa ESFM Manila. Ako po hanggang alas 4, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, huwag kayo makinig dyan. Loko-loko ka. Loko ka. Luzon, Visayas, Mindanao. Nakasama niyo po mula sa ESFM Manila ang DJ na may tea, Tanya Chinita. Gano ka tea? Malaking tea. At ang DJ na may K mula po sa Love Radio Manila. Ako po si Bebe Christine Dara. At ito na nga po ang TLC, the drama special, interactive. Involved ka dito. Bye-bye. Mga ba-boy, Tanya, I will miss you. Yeah, I'll miss you too. Napilitan. TLC, the drama special, interactive. Involved ka dito.